Welcome back mga kaibigan. Ito ang ganda po ng ibabalita ko sa inyo sa ating pambato na si Kai Soto. Simulan po natin dito ha. Kahapon, official na nga pong inanunsyo ng team ni Kai Soto na Yokohama B-Corsair ang paglalaro nito sa kanila. Kaya naman, viral po talaga ito at pinag-usapan ng mga Filipino fans. At ang tanong ng marami at maring ikaw din kaibigan, kailan kaya makakapaglaro o paglalaroin si Kai Soto ng bago niyang team? May game po sila bukas, back-to-back nga mga kaibigan, December 30 and 31. Malakas ang kalaban, number 2 sa standing ng bracket nila. So itong mga kaibigan, ha, ang sagot po ay napakagandang balita. Ayon po ito sa very reliable source natin. Bukas po ay makakapaglaro na, finally, ang pambato natin. Hindi po ito kwentong barbero mga kaibigan. Sinabi ko na rin noong nakaraan, late December to first week ng January, posibleng makalaro si Kai, depende sa team. At kanina lang po, yan ang kinumpirma sa akin ng source ko na bukas nga mga kaibigan at sa 31 ay makakapaglaro na ang pambato natin. Sobrang saya ko mga kaibigan. I'm sure kayo din. Debut game po bukas dito ni Kai Soto. Sana talaga mga kaibigan maganda ipakita ng kababayan natin dahil dito makakasugupan niya kagad. Dalawang malakas na American import. Ito yung isa, Davante Gardner ang pangalan. 3-time top scorer pala ito ng Japan B-League. At sana talaga paglalaro dito ni Kai talagang manalo sila dito. Mas maganda akong back-to-back. Kasi mga kaibigan, nung wala pa po si Kai dito ay talagang palaging talo ang Yokohama sa team nito. Sa head-to-head nga mga kaibigan, 20 games, apat lang po ang naipanalo na Yokohama laban sa team na ito. At extra kaalaman lang po, hindi makakalaban ni Kai Soto ang dati niyang team na Hiroshima Dragonflies. Tinignan ko po kasi mga kaibigan ang schedules ng Japan B-League dito sa elimination, yung Hiroshima Toyama, ay talagang wala na po silang laban mga kaibigan sa elimination. Pwera na lang kung magkatapat sila sa semis, pero maganda yun. At gusto ko rin pong malaman ninyo na malabo na nga magkasagupa ang dalawang magkababayan at magkaibigan na AJ Edo at Kai Soto dito sa elimination ng Japan League. Kasi si AJ Edo po makakalaban sana ni Kai, yung team nila AJ Edo next week, back-to-back pa nga. Kaso, eto na injured nga po si AJ Edo mga kaibigan. So, naoperahan, hindi po yung makakalaro next week. Sayang naman talaga. At makakabalik ito, possibly mga 3 to 4 months mga kaibigan. May laro nga sila ulit ng March 20 mga kaibigan. Pero alanganin pa rin si AJ Edo nung time niya. So, mukhang malabo na magkaharap ang magkaibigan dito sa Japan League. So ayan mga kaibigan, ang balita ko po sa inyo, sana nagustuhan nyo. Ako po'y natutuwa talaga sa pagbalik ng pambato natin. Hinihiling ko lang po talaga yung inyong taos pusong suporta sa kanya. At iwasan po natin ang bashing, wala po tayong mapapala doon at hindi po maganda yan. Maraming salamat po sa inyo.